Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Muli na naman pong nagbabalik si Mr. Destiny para magbigay na naman po sa inyo na nakakakilig na update para po kina Alden Richards at kay Main Mendoza. Well, ang topic talaga natin ngayon ay napakaganda. Gaya po ng sinasabi ko sa inyo, mga Kaldab, sana po ay tapusin nyo ang video na ina-upload natin. Kasi mas maganda po pagka natatapos nyo yung video, eh umaangat po ang channel natin. Kaya yun naman po ang gusto nyo ay yung lumawak at dumami po ang ating mga followers. Kasi mas marami pong nagbibigay sa atin ng update kapag ka marami po talagang nakakapanood, hindi po ba? Pero bago po tayo magsimula, eh siyempre babatiin ko po kayo ng Happy Valentine's Day, mga Kaaldab, especially po sa mga mamis at mga titas na nagse-celebrate ngayon ng Valentine's Day. Okay na, mga Kaaldab, kahit sa bahay lang. Alam nyo naman po na panahon ngayon ay talagang pinagbabawal ang makihabilo sa maraming tao. Alam nyo na yung dahilan, mga Kaaldab. Dito, mga Kaaldab, eh kahit ano pong mangyari o kahit anot pa rin po ang mangyari, kahit napakaraming dilubyo ang dumarating sa Aldab, eh tayo pa rin po ang magkita-kita o magsasama-sama sa huli kung saan po malapit na po ang tamang panahon na kung saan po ay umaamin na ang dalawa sa Itbulaga, mga Kaaldab. Siyempre, yan po talaga yung hinihintay natin. Marami pong mga nagsasabi na umamin na yung dalawa na single sila pareho. Well, sa tingin nyo po ba mapapaniwala nyo ako yung mga ganyang comment? Malabo po, mga Kaaldab. Maniniwala lang po ako mismong sa bibig na nila ni Alden Richards at Main Mendoza inilabas dito sa kanilang bahay na kung saan po sila nakilala ng gusto ang Itbulaga. Diyan lang po talaga sila aamin. Kahit mga EBW cards po ang makakukwentuhan ninyo, yung mga kaibigan nila, at isa lang po ang sinasabi sa atin, Mr. Destiny, lahat ng mga fake news na kumakalat sa social media, eh huwag mong paniniwalaan. Dito lang po talaga magsasalita ang dalawa kung saan po sila nakilala at kung saan po sila nagsimula. Diba tama naman, mga Kaaldab, na kung saan sila nagsimula, eh doon naman po talaga sila magwawakas, di po ba? Well, punta naman po tayo sa ating second update. Yung picture na nakikita nyo, yan po yung pagkapanalo ni Alden Richards sa ginanap na, kumbaga, sa James Award Best Actor in TV Series. Grabe, mga Kaaldab, no? Nakakataba po ng puso dahil marami po ang, kumbaga, marami po ang nagmamahal kay Alden Richards. Ultimo Kapamilya Network ay talagang binabati po siya ng gusto. Well, hindi ko po talaga alam tong picture na to eh. Nakita ko ito, mga Kaaldab, siguro bandang mga 3 o to 4 o'clock. Akala ko ano lang siya, yung tipong photoshoot, kumbaga, parang ganun. Pero hindi ko po alam na dito po pala pupunta sa Star Awards na kung saan po mga ABS-CBN ang karamihan. Hindi ko po na ano, kaya nung nakita ko, mga Kaaldab, eh, parang may pupuntahan to. Kasi ang pagkakaalam ko ngayon araw, mga Kaaldab, o kahapon, eh busy po si Alden dahil nga po special guest siya sa concert ni Jenilyn Mercado at ni Dennis Trillo.
kaya may rehearsal po. Hindi ko po alam, ito po pala ang dahilan. Kaya maganda po, may mga nauwa po tayong info galing po sa ating mga Aldab Soko na talaga naman pong nakakataba ng puso. Well, ulitin ko mga Aldab, congratulations po uli our multimedia star Alden Richards. Well, punta naman po tayo sa ating nakakakilig at napakagandang eksena dito po sa pangatlong topic natin. Dito mga ka-Aldab, o baka sabihin nyo naman, Mr. Destiny, throwback video na naman niya at throwback picture na naman yung pinapakita mo. Well, kumbaga, papaliwanag ko lang mga ka-Aldab. Ito po yung latest tweets po ni Alden Richards na kung saan po talagang, kumbaga, naaayon po. Di po ba? Sabi nga po niya, these past years of my life, I do not decide myself. The Lord knows better. Di po ba? Na, kumbaga, simpleng tanong na talagang alam niyo naman po yung kasagutan. Well, kung naaalala niyo po yung sign na hilingi ni Alden Richards kay God, kumpirmado naman po talagang ang babae ay walang iba kundi si Maine Mendoza. Sabi nga po nila, destiny took over. Kumbaga, siya po ang riso, siya po ang dahilan na kumbaga ang dalawa ay kumbaga ipinagtagpo ng tadhana. Kumbaga, wala pong makakapagbago dahil tadhana na nga po ang nakapagbigay. Di po ba? Dito na lang mga ka-Aldab, mga manhid lang po at walang kumbaga, walang pagkondersyon, ano po ba yan, sa dalawa, hindi po ba, na talaga naman pong kumbaga kapag nagkikita, nagsasama, sasabihin na naman po nila wala namang relasyon, co-workers lang yung dalawa, kailangan niya sa kanilang programa. Pero ngayon, di po ba mga ka-Aldab, hindi na po sila ipinagtatagpo. Nagtatagpo, pero hindi pinagtatagpo. Yun nga po mga ka-Aldab, lagi ang sinasabi natin. Kaya nga po, mahal ng mga mamis at titas etong channel na to. Kasi tayo lang po talaga ang nagbibigay ng mga ebidensya at resibo. Talagang may nagaganap po sa dalawa. At ang pinag-uusapan po natin, mga ka-Aldab, lagi po siyang bago. Hindi po siya edited lang. Hindi po siya gawa-gawa ko lang po. Lahat po ay may basihan. At may pinapakita naman po ako sa inyo. Kaya, sa mga nagko-comment, kung ayaw po nyo talaga maniwala, wala naman pong namimilit. Kumbaga, ang sa akin lang po, may ibigay ko sa inyo. Lahat ng nababasa natin sa social media, lahat po ng pinopost nila sa social media, lagi po kayong updated kapag ka nandito po kayo sa channel na to. Gaya po ng laging sinasabi ko sa mga mami, sa mga senior, huwag na po sila magbukas sa social media kung mahina po yung loob nila. Yun naman po lagi ko sinasabi kasi masasaktan ka unang bukas mo sa social media na keso ganito, keso ganyan, meron na pong ibang inaay si Alden Richards, na si Bea Benene, Julian San Jose, kung sino-sino pa. At meron naman po napanood natin sa unang hirit na nakita nila yung prediction ni Alden Richards, magkakaroon daw siya, ilan showbiz. Di basag lahat ang ibinalita ng GMA7. Di po ba? Na inililink sa kanya, sinabi naman po ng isang manghuhula, ilan showbiz. Well, sa mga ganyan, sino po ba pananiniwalaan ninyo? At sino nga po ba ang nagsasabi ng totoo? At sinabi naman po ni Rudy Baldwin sa unang hirit na meron pong magka-lab team na magkakatuluyan sa bandang huli kahit na pinaglalayo sila ng o pinaghihiwalay sila ng isang network na kahit mabigat ang pinagdadaanan nilang dalawa sila pa rin po ang magkakatuluyan. Di po ba? Hindi natin alam mga ka-Aldab kung ano nga po ba talaga ang rason nila kung bakit laging pinag-uusapan ang Aldab. At eto pa po ang ating, well, hindi pa po yan ang update, last natin. Iaano lang natin mga ka-Aldab. Kasi buti na lang po, nagbigay ako sa inyo ng update na sumemplang po si
Arjo Atayde kasama yung Boylet. Ang lumalabas po ngayon talaga mga ka-Aldab, eh binugbog daw talaga ng Aldab Nation. Kasi yun din po ang bigay sa akin ng una ng update na nabasa ko sa isang social media na binugbog po raw ng Aldab Nation si Arjo Atayde. Yung pala ay kasinungalingan po talaga. Well, totoo po, may in-update po ako at nilagay ko po dun sa caption ko na binugbog. Kasi yun po talaga mga ka-Aldab, yung unang nabalitaan ko. Pero base po sa ating pagsusoko, pagre-research, eh lumabas po talaga. Buti na lang mga ka-Aldab, may police report na ganun po yung nangyari. Pero bakit mga ka-Aldab? Sa isang artista na kapag may naganap na aksidente, eh binabalita po yan, di po ba? Binibigay po ng update ng si ganito na diskrasya sa motor. Naalala niyo po ba si Wally Bayola? Na aksidente po yan sa motor at ibinalita naman po yan ng GMA Network kahit malayo po yung lugar na yon. Eh, kumuha po sila ng info at yun nga nabalitaan. Pero dito po, na alam po naman natin, napakalapit lang. Di po ba? At lugar pa po mismo ng ABS-CBN, hindi nila nabalitaan. Imposible mga ka-Aldab. Ito yung sinasabi kong mas gusto po nila yung mga balitang mas sisikat yung tao, hindi yung balita na talagang ida-down ang isa, di po ba? Kasi kung pagka-in-interview, sino kasama niya? Bakit nandun silang dalawa? Di po ba? Eh kung si Maine Mendoza po yung kasama niya, puta malamang po, uminit ng gusto yung ABS-CBN, baka isang linggong balitang inabot nila, di po ba? Pero lalaki, di po ba? At nalilink payata sa kanya yung lalaki na yon. Kaya nakakataba po ng puso na nagbibigay tayo ng update ng ganito. Kahit papaano po naliliwanagan ang mga taong mahilig manghusga kay Mengay, di po ba? Well, punta po tayo dito sa ating pinakamagandang topic. Etong gustong-gusto kong pag-usapan talaga mga ka-Aldab. Kumbaga sa boxing, pwedeng-pwede sa main event. Eto na mga ka-Aldab, pumutok na po ito sa social media. Napakarami na pong nag-comment na talagang totoo po si Batang Makulit at totoo po ang Batang Sumigaw mismo na tumawag ng daddy. Kasi huling-huli na po mga ka-Aldab, di po ba? Kumbaga parang bakit nga po ibibigay? Well, ulitin ko ulit, in-update ko na po sa inyo na talagang tama po ako, di po ba? Naglabasa na po sila. Kasi, bakit mo nga naman po re-reguluhan ng panda si Alden Richards, gayong ang paborito niya ay Iron Man, di po ba? Nagets niyo na ako, na-upload ko yan, di po ba? Nakakataba ng puso kasi nakaka-relate po sila at kumbaga, ikinitwits nila po sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, na talagang tama po lahat ng sinasabi ni Mr. Destiny, di po ba? Kumbaga, correct. Ang regalo na ibinigay po ay hindi po talaga para kay Alden Richards. Ito po ay regalo para kay Baby Teo. Di po ba? Huli na po mga ka-Aldab, di po ba? May alam po talaga ang mga ibang Alden fanatics na mga true-blooded Aldab Nation dahil po sa mga ganitong para-paraan lim po, di po ba? Then titignan nyo po yung baby panda, di po ba? Yung stuffed toys na panda. Napaka-cute, di po ba? Napakaganda. Sino po matutuwa niyan? Si Alden Richards, may edad na. Hindi ko sinasabing matanda na. Kumbaga, bali, wala na po sa kanya yung mga ganyan kasi pwede siyang bumili, di po ba? Pero kung titignan nyo, magtataka po talaga kayo. Alam nyo po simula't umpisa kung ano ang paborito ni Alden Richards at ang magregalo sa kanya ay isang mamis o senior at ang iniregalo ay isang Big Teo Panda. Well, bahala na po kayo rito mag-comment ha. Ang sa akin lang po mga ka-Aldab, nagtataka ako. Panda ang binigay kay Alden Richards sa kanyang birthday celebration. Di po ba? May mga alam ang fans na hindi nyo po alam. May mga alam po talaga kami
na kami lang po talaga ang nakakaalam. Kaya ito lang po mga kaldap. Main card is forever. And tayo pa rin po ang magkikita sa finish line. Di po ba? Talaga naman pong masasabi natin to mga kaldap na kumbaga wala na pong maitatago. Wala na pong dapat itago. Dahil ultimo mga Alden fanatics alam na nila mga kaldap. Paano ko nasabing pumutok na ito sa social media? Dito po sa second picture na ipapakita ko sa inyo mga kaldap. Ito po talaga yung pinag-uusapan ngayon. At sasabihin ko po sa inyo kung anong mga comment ang nabasa ko rito at kung anong reaksyon ng mga taong nakabasa nito at nakakita. Ito po sa picture na nakikita nyo, yun po yung kumakalat sa social media. Nasabi na tukoy na po raw ang batang tumawag ng daddy kay Alden Richards. Dito mga ka-Aldab, talagang kapansin-pansin o medyo questionable yung batang yun na sinasabing inaanak daw ni Alden Richards. Kaya tinawag po siyang daddy bay o daddy. Ito po yung pambasag po ng iba na hindi naman po natin talaga madaling paniwalaan. Ibig sabihin mga ka-Aldab, kasama yun kung saan po pumunta sa Korea si Alden Richards na hindi naman po natin nakita at hindi naman po nila pinakita yung itsura ng bata. Well, although talagang hindi po yan ipapakita for the sake of the family kung sakasakaling totoo, pero kapansin-pansin nyo po na kailangan pa po niyang isigaw ang ganung pangalan kung ninong lang po siya. Hindi po ba? Kaya nga po, maraming comment dyan. Well, kung isa po kayo sa nakapanood at nakabasa nyan, alam ko na po ang una nyong nagiging reaksyon. Sa mga hindi pa po nakabasa at nakakita nyan, isa lang po, lahat po nagduda. Lahat po ng comment dyan, hindi po naniniwala. Bagkos ang sabi nila mga kaldab, kung totoo, bakit hindi inilabas? Kung totoo, bakit hindi pinakita mismo lang ang magulang, hindi na yung bata? Although pwede pakita yung bata, pero haharangan na lang ang mukha. Pero bakit wala? Madali pong magsalita, pero wala naman pong ebidensya. Yan po lagi sinasabi ko sa inyo, mga kaldab. Kaya nga po, natutuwa po ako, especially po sa mga Aldab Nation. Kasi nagkakaroon ako ng idea, kapag ka nagsasalita ako, hinahanapan nyo talaga ako ng resibo, ebidensya, di po ba? Kasi dyan ko po makukuha lahat, dahil nga pag nagpost ako, unang comment nyo, asan ang picture, asan ang ebidensya, asan ang video, huwag ka nang magkwento kung hindi ka naman sigurado, di po ba? Although siguro mga kaldab, nababasa nyo po yun. Medyo masakit po para sa akin, pero tanggap ko na tama naman po kayo. Mas maganda nga po yung ebidensya at resibo habang nagsasalita ka dito, ipinapakita mo at ikinukwento mo ng bubo, di po ba? Kaya ulitin ko sa mga napakatalino kong mga followers, mabuhay po kayo talagang. Kayo po ang nagbibigay sa akin ng napakagandang idea kung paano ko ma-deliver ng maganda ang mga ina-update ko. Kaya mabuhay po kayo, ulitin ko, Happy Valentine sa lahat po na mga true-blooded Aldab Nation. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Shoutout po muna sa Team Abroad, Team Bahay, Alden Fanatics, Main Fanatics at sa mga nagmamahal kay Lamengay at Tisoy, mga mamis at mga senyor. Mabuhay po kayo hanggang sa muli. Salamat sa panonood at pakikinig.